Pinaligang ka ni Seryo kagabi? Bigla lang naman yung inisensya eh. Wala naman sa plano ko yun. Pero bakit mo hinayaan mangyari yun? Bella, tapatin mo nga ako. Bumibitiw ka na ba sa mga plano natin? Eh, bigla nga lang nangyari yun. Hindi ko naman inaasahan yun eh. Nagsisisi ka. Hindi. Masaya ako. Masaya ako na hinalikan ako ni Seryo. Alam mo, pakiramdam ko, tumigil yung pag-ikot ng mundo ko. Bumalik lahat ng alaala namin dalawa ni Seryo. Pero alam ko kasi nawalingan lang naman lahat ng yun. Dahil ang hinalikan niya, si Belia, hindi naman si Marimar. Nakaya niya ako hinalikan, kasi ako si Belia. Paano kung nakikita niya sa'yo si Marimar? Ano ka ba, inosensya? Hindi yun. Hindi totoo yun. At kahit kailan, hindi minahal ni Seryo si Marimar. Parang niya mamahal yung isang mangmang, tatanga-tanga. Kaya niya ako nga pinaglaruan nun eh. Pinaglaruan nila ako ni Angelica. Kaya ngayon, sila naman ang paglalaruan kong dalawa. Yan ang total amount ng lahat ng in-advances sa Noro Santabanez. Tumilon! Eh, ilang araw pa lang siya naglalaro ah. Sila tayo magagawa. High roller ang friend mo. Ah, Brenda, babalik ako mamaya ah. Pero ayoko na dun sa mesang binibigay niyo sa akin. May malas yan. I want a new table. Of course. Pero bago ka makapaglaro mamaya, kailangan may ipakita ka sa aming papeles ng mga properties mo. Actually, kahit isang titulo lang sa Nora Angelica. Sort of a collateral. Titulo? Friend, saan ka kukuha noon? Di ba lahat ng ari-arian yun ni Renato, nakapangalan sa kanya? Make up your mind, Bella. Naghihintay ako. I'm ready to answer you now. And I hope you don't disappoint me. Tinatanggap ko na ang proposal mo. Really? Yes. And I'm excited to be your partner. Sorry. I'm just thrilled. Ipahanda ko ng dinner party natin. Go ahead. Marami pa akong dapat kasikasuhin. I'll see you soon. Hello, Seryo. Pwede ka ba? Imbitahan sana kita sa isang dinner party. Will you be my date? Of course! Bro, tapang-tama magkikita kami ni Bella. Tignan mo na to. Yan. Yan, pag binigay ko sa kanya yan, gusto mo, sagutin niya ako? Huh? Depende sa itatanong mo. Ano pa ba? Hindi ayayain ko siya magpakasal. Hello. Hindi ko naman nagmamadali niyan. Ayoko na mag-aksaya ng panahon, Arturo. Bossing, baka naman pwedeng pag-isipan mo muna yan. Kilala mo na ba talaga si Belia? Eh, kailan lang naman kayo nag-umpisan lumabas niya? Alam ko sumusugal ako. Pero ayoko na maulit yung pagkakamali ko noon. Nung buhay pa si Marimar. Ayoko na mawala pa si Belia. Ano ba talaga yan? Baka naman nagmamadali ka dahil iniisip mo si Marimar sa kanya. Sa bagay, sabi mo nga, magkaiba silang dalawa. Baka masaktan ka lang dyan.
Kahit na masaktan pa ako, basta mamahalin ko si Bella at gusto ko siyang pakasalan. Nicandro, kumusta ang walang kwenta kong asawa? Lagi nga po namin tinuturukan eh. Kung hindi, nagwawala. Napapirma mo na ba yung testamento? Hindi pa nga po eh. Bakit hindi? Hindi ba yun ang kabiling-bilingan ko na tutukan nyo? Mahirap po siya papirmahin eh. Dahil sa sitwasyon niya ngayon. Anong pinagsasabi mo? Eh, ma'am. Mabuti po, umuwi na kayo. Para mas makita niyo yung kalagayan ni Senyor Renato. Dog food na naman? Ew. Masarap to dati eh. Pero sawa na ako eh. Siguro mas ganado ako kung meron akong kahati nitong pagkain. Tulad ni Fifi. Diyos mio, bakit ko ba siya iniisip palagi? Galit pa naman siya sa akin. Gusto, we have a surprise for you. Ay, kumakain lang. No, thanks. Pipi, is that you? Yes, Bulgoso. Ako nga ito. Bakit nahihirit ka? Of course not. Kuwawa naman siya, Bulgoso eh. From now on, she will stay here with us. Mommy, thanks for letting me keep the dog. Siyempre naman, anak. Basta magpapangiti sa'yo, lahat gagawin ni Mommy. Pero alam mo, parang pamilyar yung aso na yan sa akin. Hindi ko lang matandaan kung saan ko nakita yan. Hala! Ako kayang alaga ng demonitang Angelica na mortal enemy mo. Pero, iba ko sa kanya, ha? Diyos mio, I'm so excited. I just can't hide it. Magkakasama ba tayong uli, baby? Hmm? Feeling friendly ka lang sa akin kasi inayusan ako. But you don't love me, the real me. Mommy, you're going out later, di ba? Mm-hmm. Can I wait for you to come home tonight? Anak, late na uuwi si Mommy, kaya hindi mo na mahihintay. Kaya tatawagan na lang kita to say goodnight, ha? Hmm. Sige na, Corazon. Punta na kayo dun. Okay. Come on, Baby Gil. Bulgoso! Come on! Come on! Handa ka na ba para sa party mo, Mami? Hindi ko alam, Inosensya. Kinakabahan ako. At hindi ko alam kung kaya kong ituloy yun. Bella, matagal na natin pinagplanuhan to. Alam ko. Pero hindi ko alam kung anong mangyayari. At hindi ko alam kung kaya kong gawin kay Sergio yun. Kararating lang natin. At hindi mo pa kasi siya sinundo eh. Mag-usapan namin dito kung magkikita eh. Ay, nandiyan lang. Sige, sige. Hanapin ko muna. Sige, sige, sige. Ako dito. Rowena? Si Bella, wala pa ba? Actually, kakatawag lang. Andiyan na raw ata. Andito na? Mm-hmm. Sige. Sir, huwag mong gawin to. Please. Bella, ikaw lang ang taong nagturo sa akin umintindi kung ano yung mga bagay na kailangan kong paglaban at kalimutan. Ang pag-ibig ko sa'yo, yan ay isang bagay na hindi ko pwede pakawalan. Paglalaban ko yun.
Bella. Sir, tama na. Pakinggan mo. Ayoko pakinggan niya. Pakinggan mo ako. It's been a long and hard journey to get to you. Mahal kita, Bella. Kasanan mo ako, Bella. Tama. Marry me. Honey, anong nangyari sa'yo? Angelica, parang na talaga si Renato. Oo nga eh. Paano siya papipilmahin? Sir, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Sagutin mo lang yung tanong ko. Simple lang yung inihingi ko. Sir, huwag mong sabihin ko. Huwag mong sabihin nagkakamali ako. Alam ko kung anong nararamdaman mo. Alam ko kung anong totoo. Ngayon, kung sasabihin mo sa akin na hindi mo ako mahal, saka ako tatahimik. Pero sigurado ako, alam ko nararamdaman mo, Bella. Makasalam mo ako. Please. Sir, hindi kita mahal. Kahit kailan hindi ko sinabi na mahal kita. Kahit kailan, ay hindi kita tali ng kamay niya. Honey? Nakakawa naman ako. Honey, meron ang papagilmahan sa'yo, ha? Honey, sige, napirmahan ko na yan. May pinag-uusapan lang kami. Well, tapusin niyo na. Naghihintay ako. Yeah.
kukuryentehin kung pipirmahan mo ang mga testamento ito. Ang testamento? Para saan? Ano yan? Pag-ilipat na ari-ari ako lahat sa kanya pag pinirma mo. Hindi ko pipirmahan yan. Hindi ko pipirmahan yan. Hindi! Hindi ko pipirmahan yan. Honey, pipirma ka na ba? Ayaw mo. Ayaw. Nicandro! Meron akong mahalagang sasabihin sa inyong lahat. And I want to make this announcement with someone very important in my life. I'm sure nagtataka kayong lahat kung bakit ako nag-host ng party tonight. Gusto kong maging bahagi kayo ng napaka-espesyal na mangyayari sa buhay naming dalawa ni Belia. Tonight, I will propose to Belia Aldama. Hindi ka iiwan.
naman ako. Ano? Sira ulo, ha? Angelica! Angelica! Ayoko! Ayoko! Angelica! Ayoko! 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 Hindi talaga mapagkakatiwalaan yung si Bella Aldama. Pinagplanuhan niya to eh. Gusto ko niya saktan. Hindi ko alam kung bakit, pero talagang pinagplanuhan niya to. Hindi ko alam ba't gusto niya ginagawa sa akin. Mabuti pa, huwag mo na siyang isipin. Huwag mong hayaan. Ganito yung kanya. Pagdaan ako na to dati. Ito yung sakit na naramdaman ko dati kay Marimay. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kapantay ng sakit na yun. Ang sakit na minibigay sa akin ni Bella Aldama. Eh bakit kaya ganun? Pareho nila akong kayang saktan. Singpait at singhat din ang pagpapasakit na binibigay sa akin ni Marimay. Ni Bella Aldama. Nagulat ako nung ginawa ni Sergio yun dahil hindi ko inaakala na gagawin niya sa akin yun. Hindi mo ba naisip na yayayain ka niya? Hindi. Ang plano ko lang naman, papuntahin siya dun sa party para marinig yung announcement ni Rodolfo. Pero wala sa plano ko, nasaktan ko siya ng ganun. Pero di ba, ang plano mo naman sa dulo, ang pasakitan talaga sa Sergio ng sobra. Ang paasahin. At bilugin ang kanyang ulo. Katulad ng ginawa niya sa walang kamuang-muang na si Marimar. Ito na ang pagsasakatuparan ng pag-iiganti mo, Bella. Pero inosensya, hindi ko alam kung masisiyahan ako sa ginawa ko. Parang hindi ko kaya makita si Sero na nasasaktan. Ang ibig mo sabihin, may nararamdaman ka pa sa kanya? Si Rodolfo, itutuloy mo pa ba ang pagpapakasal mo sa kanya? Finally, you are engaged. Engaged and in love. Why so sudden? Why her? Dahil gusto ko siya. At dahil gusto ko ang business opportunities na dala ng pagpapakasal namin. Bruno, alam mo naman dati ko pang gusto kong expand ang family business namin. Gusto kong patunayan kay Papa at sa first wife niya. I wanted to buy into the Aldama Corporation. It's not for sale, man. It's not necessary anymore. Once magpakasal kami, pupunta na rin sa akin ang kumpanya. Mapupunta rin sa akin ang kalahati ng mga bilyones nila. Is it a brilliant move? So what do you want to say? You marry her for money, what? I'm marrying her for love and money. Don't you have a prenup siya agreement? Pag-isipan ko na yan. At may plano na ako tungkol dyan. Uy! Renato! Huy! Gumising ka nga! Renato! Mag-uusap tayo! Ano naman ang gusto mo? Bakit mo pinirmahan yung testamento? Wala na akong magawa! Papatay na nila ako! Eh, tanga ka palang talaga eh! Hanggat wala silang nakukuha sa yung pirma, hindi ka nila mapapatay. Pero paano na ngayon? Baka na, nakuha na ni Angelica ang gusto niya sa'yo. Ibig sabihin nun, hindi ka na kailangan ni Angelica. Wala ka nang pakinabang sa kanya, kaya pwede ka na niya magpatayin. Hindi na muna ako. Hindi na kita pakikindihan, umalis ka na dito. Tama na! Alam kong ginagawa ko. Alam mo sa,
Bakit ka pumirma? Kung nasa tama ang isipin, dahil mo ginawa yun. Parang pinatay mo na yung sarili mo, Renato. Sa pagpirma mo ng testamento yun, you sign your death sentence. Sana! Pigilan mo na ako! Success, Mari! Believe mo talaga ako sa'yo. Ikaw pa rin nagwagi sa inyo ni Renato. Friend, I'm sure ang saya-saya mo na. Medyo. Medyo. Nakuha mo na ang gusto mo, di ba? Tsaka nasa'yo na lahat ang pag-aari ng Santibanez. Friend, ang yaman-yaman mo na! Para kasing kulang pa. Kulang? Ano bang gusto mo? Alam mo, Monica, akala ko lubos-lubusan na ang saya mararamdaman ko ngayon. Hindi pala. I feel so empty. Hindi lang pala pera ang mapapasaya sa mga tao. Eh ano pa? Basta may hinahanap-hanap ako na alam kong mapapasaya sa akin. Ano nga yun? Baka naman, sino? Sa seryo, hanggang ngayon siya pala ng laman ng puso at isip ko. Gusto ko man siyang kalimutan, hindi ko magawa. Hindi siya mawala sa isip ko. Sorry. Are you okay? Yeah. I'm okay. I'm really sorry. By the way, I'm Olga. I'm Sergio. Yeah, I'll give you my card. This is my number. So nice of you. This is my card. Then call me anytime. Aalis na kami. Huwag niyo akong ginugulo kapag nasa Manila. Lalo na kung tungkol lang ito kay Renato. Ma'am, paano kung tumakas siya ulit? Nag-usap na kami ni Nicandro. Alam niya na kung anong gagawin niya. Sigurado po ba kayo sa inuutos ng senyora? Oo naman. Ayoko na binibwisit ako ng Renato niyo. Lalo na ngayon wala na siyang halaga sa akin. Dahil nakuha ko ng gusto ko sa kanya. Kayo na lang bahalang maglipit sa kanya. Okay? Friend, ano ipapagawa mo kay Renato? Sabihin na lang natin na malapit na siyang manahimik. Let's go. Klase mo natin presidente nito, si Francis. Since when have you been with the company? Since last year. Last year? So ito yung trunk line, no? Yeah. That's a box. Excuse me. Nakaharang kayo sa daan. Oh my God, you're a race car driver! I'm a big fan of yours. Pwede pa autograph? Talagang sa gitna pa kayo naglandian. Excuse me. Thank you. So, ganun na lang? Yeah. Oh, sige. I have your card anyway. Yes. Sino ka ba? Hindi mo ako kilala. Kaya huwag kang sumabat dyan. Kung ako sa'yo, alis na. Alis! Lelia, ano ba? Kita pa lang kumusap kami ng kaibigan ko eh. Bakit na galit ka? Nagsiselos ka ba? Bakit naman ako magsiselos? Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ako? Hinihintay ko sino doon. Ah, oo nga pala. Engaged ka na pala. Kakasal ka na pala. Invited na ako? You're not invited. Kasambasa na kita, Bella. Alam ko may gusto ka pa rin sa akin. Kapalang mukha mo. Ay, grabe ah, nakakapagod yung biyahe na yan. Buti pa friend, mag-beauty rest muna tayo. Ano ka? Pupunta tayo ng bar, no? Bar? Kaya gaga, maglalasing ka na nga? Hindi. Pupuntahan natin si Sero doon. Diba last time doon natin siya nakita, mali mo natin siya ulit. Ano ka ba, friend? Diba sinabihan ka na niya na ayaw na niya sa'yo? Eh, miss ko siya eh. Mali mo ba, miss na din niya ako ngayon? Eh,
pinagtapuyan ka na kaya niya? Oh, sige, ganito na lang, Monica. Mamili ka. Pupunta ako ng casino o pupunta ako ng bar? Tara na. Saan ba yung bar na yan? Let's go! Let's go na! Waiter! Dalawang brewed coffee na, please. Boss, nakita ko si Belia. Bad trip, no? Parang ngiti ka ng ngiti dyan. Turo, may na-discovery ako eh. Ano yun? Alam mo si Belia Aldama. Kanina nakita mo yung babaeng kausap ko yung nakapula. Nakakilala ko lang sa kanya. Yung mahaba yung buhok. Oo, yung sexy. Kausap ko siya. Sabi, pagpasok ni Belia, nakita niya parang biglang nagselos na nakita nag-uusap kami. Oo, parang yung pagkaselos niya, yung malapit na doon sa pagkaselos ni Marimar. Ganong klaseng reaksyon. Nakakapagdudin, nakakapagtaka eh. Oo nga. Kasi isipin mo, bakit naman siya magsiselos ng ano? Kung wala siya gusto sa akin kahit konti. Di ba? Boss, medyo tama ka dyan. Eh kaya lang, si Rodolfo Sanhilis, yung papakasalan niya. Oo, eh kahit na ba. Pakakasalan naman si Rodolfo eh. Pero papwede naman may gusto sa akin. Ibig sabihin, kasi nag-asa pa ako sa kanya. Hmm? Eh, ano gagawin mo? Kukunin mo na naman siya. Bossing, wala ka naman mga pala dyan. Emote ka ng emote. Siguraduhin mo na. Naku, baka matake to yung pag-busted niya sa'yo. This time, patutunayan ko talaga na tama ang utong. Pwede tayong magpakasal out of town. Or even out of the country. You will love this place. Hawaii! Pinaka-romantic na lugar para magpakasal, di ba? What do you think? Belia? Ha? Ikaw na lang bahala. Bella, hindi pwede akong bahala. This is our wedding. I want you to be involved. Sir, ma'am, yung food tasting ka po sa Villa Constantia sa Saturday, 7 p.m. Okay. At yung florist po na si Joan Mendez sa Monday po, 6 p.m. Galing mo, ha? Okay. And yung contact number po, hinihingi na yung sa buong entourage. Oh, entourage. Makipag-coordinate ka na lang tapos tawagan mo si Innocentia, itanong mo sa kanya kung sino makakasal sa entourage. Okay. Kailangan mapatunayan talaga. Hello, Rowena? Yeah. Ah, serio? Po, you recognize my voice, ha? Galing. Yeah, I need a favor from you sana. Okay lang ba? Oh, talaga? Ask ko talaga sa'yo. No, simple lang naman ang kailangan ko eh. Can you just give me the schedule of Belia Aldama next week? Saturday, around that time? Sige. Paalam mo sa akin kagad, ha? Okay, thanks. I owe you, ah. Okay. Sige. Tapos ito yung pinakita dito. Gusto ko yung setup, baby. Humingi po lang ako ng sana si Mr. S this week. Saturday, 6 p.m. Okay. But wait! Anong Saturday? Nakasabi lang meron tayong food tasting sa Saturday, oh. What's up? Ano ba? Pakisabi, hindi ako pwede sa Saturday dahil may food tasting daw kami. You, Rowena. Okay, ma'am. Pakiayos natin ang schedule, ha? Yan. Set up na yan. Mm-hmm. Baby, ano ba? Gusto mo ba ng red na flowers o white or ano? Hey, babe. Bahala ka na. Boss, sino na naman yan? Babae kanina. Dami, ha? Te. Hmm.
Hello, Olga? Yes, this is Sergio. Ang bilis mo naman tumawag. Oh, hindi, kasi may tatanong sana ako sa'yo. Oo na, lahat ni tatanong mo, oo na. Free ka ba bukas ng gabi? Oo naman. Kahit saan, saan mo gusto? Ganun ba? Well, eh, kung ganun, pwede bang magkita tayo sa Ice Blue Bar tomorrow night? Ice Blue Bar? Yep. Siguro around 8:30. Tapos magsuot ka ng pinaka-sexy mong damit, ha? Kasi alam ko naman sexy ka. Pero mas madagdagan pa ng konti. Eh, sexy naman talaga ako eh, di ba? Okay, asahan ko yan bukas, ha? Okay, see you. Take care. Bye. Pusin ko talaga. Mali mo. Dahil sa paraan ko, malaman natin na totoo. Kapal na mukha ng seryo na yan. Sinabi ba naman nagsiselos ako? Bakit naman ako magsiselos sa kanya? Eh, bakit ba? Parang umuusok yung ilong mo sa galit. Hindi ah. Naalala mo ba dati, kung ako nga pinagselosa mo? Kay Sergio, diba, nung nando tayo sa Villa Santibanez? Gigil na gigil ka pa nga sa galit. Parang ngayon, gigil na gigil ka sa galit dahil sa selos. Lisensya, hindi na ako nagsiselos kay Sergio. Wala na siyang talab sa akin. Sigurado ka? Oo. Oh. Tika. Oh, sandwich, mami. Bibigyan kasi magkakaan. Sure, baby. Oh, pari mo talaga yan. Tuloy talaga ito si Crescita. Boss, boss. Oh, ito na yung kasutan mo, ah. Pina-express dry clean ko pa yan para kwash na kwash ka rin sa date nyo. Nice ba ito? Pwede ba naman ako pumili ng bago, di ba? May oras pa naman. Naku. Masyado kang tensyonado. Ako tuloy mas kinakabahan sa'yo, eh. Naku, ikaw. Sigurado ka na ba sa plano mo na makipag-double date sa kanila? Nga eh. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pag makita ako magkasama si Salinas at si Pepe. So talaga, baka naman sa kagustuhan mo pagselosin siya, eh ikaw yung mas magselos dyan, ha? Turo, kinakailangan ko talagang gawin to. Kinakailangan ka siguro ako. Gusto kong patunayan sa sarili ko na wala na talagang pagtingin sa akin niya si Pepe. At oras ang papatunayan ko, sige. Hayaan ko sila. Bahala silang dalawa ni San Ines. Ma'am, ano ba yung occasion na puntahan mo? May food tasting ako, tapos titignan ko yung reception ng kasal ko. Sama mo na rin to. Magpakasal talaga ka? Alam na ni Crescita? Hindi pa. Jesus. Baka lalo lang talagang magtampo ni mo si Crescita. Gisabi ko na yan. Corazon, huwag mo lang sana sabihin mo na sa anak ko to. Gusto ko na ako mismo magsabi sa kanya, mahanap lang ako ng tamang tiyempo. Eh, parang nakikita ko na ang face ni Crescita eh. Kawawa naman. Huwag mo lang kang magpakasal. Bitawan niyo nga ako! Bitawan niyo! Bilisan niyo, bilisan niyo! Bitawan mo ako ha! Masakit! Masakit! Makakasakit ka na talaga! Saan niyo ba ako dadalhin? Saan niyo ako dadalhin? Huwag niyo nang alamin, senyor. Kaya pag sinabi ko sa'yo, hindi ko magugustuhan ang gagawin namin. Bilisan niyo! Malayo ito, pumunta natin ha! Pare naman! Tandaan lang! Huwag ka nang masyado marahas! Oo nga! Masakit ka! Kaya huwag ka nang makilang. Tumulong ka na lang! Pasok mo yan! Pasok! Okay, sakay. Hello? Ano, nasaan ka na? Hello, Sergio. Sorry talaga. Hindi ako makatakas kasi nandito pa yung asawa ko. Di ba siya natutulog? Asawa? Hindi mo sinasabi sa'yo, may asawa ka pala. Sorry talaga, Sergio. Alam mo naman, type na type kita noon pa. Pero alam po, hindi ka makikipag-date sa akin pag nalaman may asawa ako. Babe,
bihira ka naman. Paano ngayon yung plano ko? Nasira na lahat. Sorry talaga, Sergio. Sorry. Ah, sige na. Sergio? Sergio, buti na samahan kita dito. Alam mo ba, kagabi nandito rin ako. Pumunta ako dito kasi nagbabakasakaya ko nandito ka eh. Ano ba, Angelico? Sergio, let's be friends for all time's sake. No thanks. Nandito na po yung catering natin at yung florist. You can check out the place after you've settled. Okay, let's go in. Mom, sir. Wow. Good evening, sir, ma'am. Good evening. Looks good. Thank you. Thank you. Okay, I'm not going to please. Sama niya. Jerica. Hi, guys. Señora Satibanes, bakit nandito ka? Wala ka yata sa kasino. Ikaw, Sarah, nananadya ka ba? Na tuwing magkasama kami ni Belia, sumusulpot ka. San Ynez, member din ako dito sa resort na to. Check the papers. That's why we're free to come here anytime. We're just gonna have dinner. Uh-huh. Oh, I didn't realize. Related pala kayo sa isa't isa. Magkaparehas kayo ng apelyedo. Magkamag-anak kayo. So, date mo ang cousin mo, Sarah? Asawa ko ang ama ni Sergio. Ah, madrasta ka. So, Sergio, is Senora Santibanez your evil stepmother? Hardly. Wala namang sigurong evil stepmother na kasing ganda ni Angelica. And besides, hiwalay na kami ng asawa ko. No wonder. Baka nakahalata siyang pinagsasabay mo silang dalawa. Well, willing naman silang pagsabayin ko sila. Bakit, Belia?
Naiingit ka ba? Na napaglaruan ko sa aking mga kamay ang mga santibanyas. Di ba ako tinatali? Ba't niyo ako tinatali? Tagalin niyo! Tagalin niyo yan! Ayoko niyan! Ayoko niyan! Ayoko niyan! Ayoko niyan! Ano? Tapos ba yan? Ba? Ha? Alejandro? Alejandro? Diego! Buna na kami, senyor. Diego! Huwag niyo iwanan dito! Huwag niyo iwanan dito! Diego! Bye! Ayoko ka dito! Alisin niyo ako dito! Alisin niyo ako dito! Ayoko ka dito! Mag-iisa ako dito! Lagi lang ako tinatali dito! Can we stop this nonsense? Pakiserve na yung main course. And please, excuse us. Oh, and by the way, after your dinner, you're free to join us for dessert. You can have, you know, chocolates, coffee, or tea, whatever. Whatever you want. Nagpapatawa ka ba? No, thank you. Makakaalis na kayo. Rodolfo, relax. Wala naman kami dito para makipag-away sa iyo eh. In fact, gusto namin makipag-ayos sa inyo. Diba? Relax? Sir, alam ba ibig sabihin ng relax? Relax yung wala kayong dalawa dito. Kaya umalis na kayo, please. Alam niyo, sa totoo lang, gusto ko talagang sabihin na okay lang para sa akin na magkatuloyan kayong dalawa. You know, hindi na ako manggugulo sa inyo. Gusto ko pa nga maging magkakaibigan pa tayo ngayon eh. Bakit hindi natin pagbigyan si Sergio Santibanez? Mag-double date tayo. Well, join you later. Okay, baby. Sure. Set. Alright. San Ines. Thank you. Okay. Nagbihis ka ata. Bakit hindi? Nasa pool naman tayo. Ikakasal ka na pala. Bakit parang hindi ka masaya? Ni hindi man lang kitang nakitang ngumiti. You're so manang kasi. Listen up. Dahil hindi ako katulad mo na madaling bumigay. Natuto na ako. Minsan na ako napaso na laki na walang ginawa kundi bulahin ako. Naginamit lang ako. Niloko lang ako. So where is all that bitterness coming from? Hmm? Dahil hindi ko kailangan maglandit para lang mapansin. Kasalanan ko ba kung nakikipaglandian sila sa akin? Ganun talaga kapag cheap. What did you say? I said you're cheap. Okay. Oh-ho! What's this? Earl Doc? Come, Bella. Let's enjoy the night. Let's go. Seryo, pwede bang mahiram ko yung susi ng kotse? May kukunin lang ako? Basta. Hello, Angelica. Busy talaga yung Belle Aldama niyan. Nangaagaw pansin. Palagi na lang siya umeksena, ha? Eh, di umeksena ka din, friend. Yun na nga ang ginagawa ko. Hindi ako makakapayag na harap-harapan ko agawin niya sa akin si Sergio. Yan naman. Naku, friend, ipaglaban mo si Sergio. Huwag kang papatalbog, no? Tsaka huwag kang papatalo dyan sa Belle Aldama na yan. Talagang hindi. Huwag niya akong subukan, no? O siya, sige na. I have to go. Tuloy ang laban. Yeah, baby. Iba ka talaga, Fifi. Malayong malayo kayo ni Chichi. Naman, she's so ugly kaya. Huwag ka nang bitter, no? Sa'yo pa rin naman ako na-away, di ba? So true. Basta huwag ka nang magiging salawahan ulit, ha? Or else, hahawaan kita ng garapata. Ito naman, nanakot pa. Promise, ikaw at ikaw na lang ang para sa akin. You're the one, baby. What? Oh my gosh. Ibig niyong sabihin, magkasama ngayon si Nabilia, si Sir Sergio at si Rodolfo. Sus Mario, safe sana. Okay lang si Bilia. Kaya niya yun, corazon. Tika, bakit na ba gusto ni Bilia na mag-geta pa sila Sir Sergio? Eh hindi ba nga alam naman niya na sobrang affected siya doon eh. Kahit noon pa. Baka naman talagang gusto lang niya na
magkita sila ni Sir Sirio. Gisingin naman natin ang gabing ito. Paano? Mag-skinny dipping tayo. Tamang-tama, naka-bathing suit ako. Talagang gusto mo na laging ikaw ang sentro ng atraksyon. Siyempre, gusto ko palagi akong bida. Pero mas mukha kang kontrabida. Talaga? Ang sexy kong to? Bang top billing, star of the show? Annabelia, may laban ka ba? I don't think so. Ang mga manang nakagaya mo, puro lang dandan. Ana boys, who wants to join me? Belia, saan ka pupunta? Nalalabanin mo. Noon pa. Maremar pa lang yan, na doon sa Iceland, di ba? Sa isla niya. Dali-dali yung paikuti ni Sir Sirio eh. Hindi na ngayon, Corazon. Malakas na loob ni Belia. At hindi na siya madaling magpapadala sa kanyang emosyon. Kaya lang naman siya nakikipagtagpo kay Sirio ay para makapagigante. Isa lamang itong laro kay Belia. Natiyak kong pananalunan niya. So it's a game. Sabi sa akin nung swimming na tayo. Wait ha, I just get your wine. Bella, malamig ba? Ah, seryo. Ako yung date niya. Well, ayun naman kung malasing siya. Hindi. Mahaba pa ang gabi. Sige, inom ka lang. Sabi, ha? Seryo, bumalik ka nga dito. Ako yung kadate mo. Oo, narinig kita. Hindi mo naman kailangan sumigaw, eh. Sinasaya mong hindi kita kayang talbugan. Bakit hindi mo pamili ng dalawang lalaki na doon? Kung sino pipili niya sa ating dalawa? Niyabang mo? Akala mo sino ka, ha? Jelica! Walang hiya ka! Mas walang hiya ka! Jelica, ano ba? Walang hiya ka, Belia ka! Pwede ba mo kang magwala dito? Descend itong lugar na to! Sino ka para pigilan ako, ha? Jelica, tama na. Pwede ba? Ilabas mo na yung babae niyan dito. O ikaw, kanina pa ako napupuno sa'yo, ha? Simula dumating ko, tinitira mo ako, ha? Hindi ako natatakot sa'yo, ha? Di ba? Mas lalong hindi ako natatakot sa'yo. Ikaw? Mga agaw ka ng asawa, malandi ka! Walang hiya ka! Jelica! Walang hiya ka, Belia! Come, Belia. Walang hiya kayo! Let's go home. Seryo!
Pwede ba tayo mag-usap? Hindi ko na kasi kaya to eh. Oh, alin? Tungkol sa atin. Sa engagement. Rodolfo, ayoko na magpakasal. So, kailan tayo ulit magkikita? Bahala na. Seryo, let's make plans. Pwede ako bukas o sa makalawa. Busy. Busy next week, the week after next. I'm busy. I'm sure masisingit mo naman ako sa busy schedule mo, di ba? Look, Angelica, tatapatin na kita. Wala naman talaga akong balak lumabas ulit kasama kayo. Ano? Bakit mo ako dinate? Dahil ba kay Seryo? Hindi. Dahil kay Seryo. Tuwing nagkikita kayo, nag-iiba ang ihip ng hangin. Kitang-kita ko kanina. Selos na selos ka. Umaming ka sa akin. Pinakarang kayo ni Seryon. Ano ba, Rodolfo? Nasasaktan ako! Sinasaktan mo rin ako! Kaya nga tinatapos ko ni. Lalayo ka tang saktan. Wala kinalaman si Seryon dito. Sariling desisyon ko to. Ayoko magpakasal sa'yo dahil hindi kita mahal, Rodolfo. Patawarin mo ako. Pero hindi ko talaga kaya. I'm sorry. Kasi wala akong makuha ng ibang date. Ginamit mo lang ako. Bakit? Ginamit mo rin naman ako lang, di ba? Pinaasa. Pinaibig mo sa'yo. Pero si Daddy pa rin ang pinakasalan. What? Wait, style? Seryo. Seryo, minahal kita. Well, I'm sorry. Tapos na tayo, Angelica. Matagal na tayong tapos. Seryo at Angelica? Anong ginawa mo? Kung di lang ako nakapagpigil sa kanila, pinatay ko na pasalamat sila nandun si Rodolfo. Pero nakailang linggo na ako sa opisina ni Seryo. Ni minsan, hindi naman nagpunta doon si Angelica. Ni hindi nga niya nababanggit ang pangalan ni Angelica eh. Pero hanggang ngayon, may relasyon silang dalawa. Lalo na ngayon na wala na si Angelica at si Renato. Teka, ano bang balak mo ngayon? Huhulihin ko talaga si Belle. Alam ko may tinatago siya. Bossy, talagang ayaw mong tantanan yung babaeng niya. Alam mo, kaduda-duda yung mga kilos niya. Ibang-iba sa pagpapakilala niya, sa pinapakita niya. Eh ano naman ang proof mo? Wala. Wala pa. Kaya nga, Antonio, pakimbestigahan naman. Oh. Gusto ko lang talaga makumpirme. Sige pare, gagawin ko yan. Paiimbestigahan ko si Belle Aldama. Pero sana naman, tigilan mo muna yung mga issue regarding Belia. Pwede lang. Ayusin muna natin itong business. Susundan ko bawat kilos niya. Ay. Tawagan mo si Brenda. Kailangan ko siya makausap. Oh, sige. Sino yan? Patayin mo sagutin. Si Rodolfo. Hindi ko alam kung bakit siya tumatawag sa akin, pero inuro ko na yung kasal namin. Ha? Hindi ba siya nagalit sa'yo? Nagalit. Anong ginawa mo dahilan sa pag-uunos sa kasal niya? Sinabi ko na hindi ko siya mahal.
Belia naman, ang sakit nun. Hindi ka muna gumawa ng ibang rason. Sana nagpalusot ka man lang. Tama ni Papapanga. Niloloko ko lang naman siya. Alam ko balang araw maiintindihan niya rin ako. Kaya mas maigi na wala na lang ako sa buhay niya. Naliginagamit ko lang naman siya. Para pasalosin si Sergio Santibanez. Ano na ba plano mo ngayon, Belia? Ngayon mula na si Rodolfo Saninis. Anong karo mo kasi? You mean to say, iho, pinauwi mo ako all the way from America, tapos hindi mo naman pala itutuloy ang kasal mo? Ano ba naman yung Rodolfo? Oh, it's not my fault. Ang fiancé kong nag-back out, hindi ako. And sino na nga ba ulit itong babaeng ito? Anak po ni Senyor Gustavo Aldama. Belia ang pangalan. Belia? At kailan pa naman nagkaroon ng anak na Belia itong si Gustavo? Ma, don't tell me. Nakalimutan niyo na. Of course not, iho. My memory is very sharp. And I remember it very clearly. Hindi Belia ang pangalan ng batang yon. Ma, hindi Belia, ano po? Marimar. Marimar? Sabihin kahit sino dito, kaibiganin. Hindi ako tulad nyo. Mga baliw kayo dito lahat. Ay, hindi ka baliw. Eh, paano ka napadpad dito? Tsaka, ba't ka nanghingin eh? Ano ba nangyayari sa'yo? Ang pangalan ng anak ni Gustavo? Of course, iho. Yun ang totoong pangalan niya. At yun talaga ang pagkakakilala ko sa batang yun. Sa katunayan, well-publicized pa nga yung nangyari sa kanilang plane crash ng pamilya niya eh. And it's all over the papers. Sa lahat ng periodiko, Marimar Aldama ang nakasulat. Kailangan ko makita itong mga dyaryong to. Malasan ko itong koma. Malaking bagay itong sinabi niyo sa akin. Bagay ito para kay Belia Aldama. Ay, nako, friend. Ito na naman ang bagsak natin. Eh, broken-hearted kaya ako kay Serio. Kaya akala ko maglaro at manalo, no? At yung Belia yan, baka hindi niya alam kaya kong pumatay. Eh, sinabi ko naman kasi sa'yo, wala ka ng pag-asa doon. Ah, ganun. Eh, kung ikaw kaya hindi ko bigyan ng pag-asang magkaroon ng buhok, ha? Tanggalin ko yung hair extension mo. Friend, huwag ka na masyadong violent. Sakit. Violent? Gaga ka talaga, ha? Pinapainit mo yung ulo ko. Ako nagpapainit, oh. Si Serio. Oo nga siya. Napapagod na ako kakaimot sa kanya sa resort, ha? Minum ka muna.